Hello, welcome to Libra Philippines. So ito yung reading natin for Libra, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Libra. Okay? Take only what resonates. Hindi po ito magre-resonate sa lahat dahil hindi po ito personal reading. Normal yung hindi ka makaresonate. Pero kung magre-resonate sa'yo, pwede rin namang hindi 100%. Ayan. So bahala ka na kung paano mo ilalagay ang sarili mo dito. Okay? Kung gusto mo magpa-personal reading, Jing Tarot Reader, search mo siya sa Facebook. Friend ko yon guys. Open siya sa personal reading. Hindi kasi ako nagpa-personal reading, no? But anyway, kung gusto mong magpa-personal reading, i-message mo na lang siya. Nanggagamot din sila, guys. So, pwede ka pumunta sa kanilang bahay. Dayuhin sila. Kalamba, Laguna. Okay? Let's start. This is for Libra, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Libra. Past, present, future. Let's start your reading. By the way, hindi ako nagre-read ng reversal. Babasahin ko lang siya ng reversal pag naramdaman ko yung energy ng reversal. I like your energy, by the way, ha. Ngayon pa lang nararamdaman ko na may mga like spirit guides na nakabantay sa'yo. And kung ano man yung mga accomplishment na na-achieve mo ngayon sa buhay mo, malaki yung itinutulong nila sa'yo. Diba? You do have the Tower, the Ten of Pentacles, the World. Yan. Major Arcana, the Tower, and the World. Sorry about the noise, guys. Medyo maingay sa background. Hindi ko mapigilan yan. High Priestess is also at the bottom of the deck. Okay, sorry about that. Naputol yung aking video kasi biglang natumba yung aking stand. But anyway, i-continue na natin. You do have here the World. Ayan. So, kung ano man yung nag-end sa buhay mo, dapat lang siya mag-end. I mean, kailangan mo siyang tanggapin eh, yung mga endings na yon. Kasi kailangan talaga yon para mas makapag-start ka ng fresh. You know? You do have here the High Priestess. This is like the universe na kaya ka nagkaroon ng ending sa buhay mo in the past dahil lesson yon sa buhay mo. Oo, may natutunan ka. Oo, masakit yung ending na yon. Pero kailangan mo yon para mas lumakas ka. Mas gumaling ka. The Tower is here. And also the Ten of Pentacles sa numerology, the number 10 is all about ending yan. Diba? And sa nakukuha natin dyan, yung iba sa inyo nakakita rin ako ng mga ending regarding sa money. Nakakita rin tayo ng ending regarding love. Pero sabi ko nga, ito yung bagay na wala kang magagawa. Kailangan mo lang tanggapin with the Four of Swords. Okay? Maaaring hindi na pa sa'yo yung bagay na gusto mo or pangarap mo with the Seven of Swords and the Star. Pero okay lang yun. Kasi after naman itong ending nito, malaking pagbabago with the Wheel of Fortune. So punta tayo sa present moment. Present moment for Libra. Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Libras. Ano yung reading para sa mga para sa present ng Libras? Present moment, kasalukuyan. Ayan na. Okay? Ayan yung sinasabi ko, the judgment is here. This is a major arcana. So, sabi ko nga, kung ano man yung mga nag-end sa buhay mo, panigurado may matututunan ka dyan. And with the judgment, this is all about the lesson na natutunan mo sa bagay na ito. Okay? With the Queen of Pentacles, actually, hindi naman lahat naging masama eh. Hindi naman lahat ng ending para sa'yo naging masama. Nakikita natin with the Queen of Pentacles, yung iba sa inyo, maaaring nag-end man yung isang bagay, pero mas nakita natin, mas stable ka ngayon. Kung ano yung mga kailangan mo, nasa'yo na ngayon. Maybe yung iba sa inyo, yeah, the Two of Cups is here. Cancer, Scorpio, Pisces, energy. Nakikita natin dito na maybe yung iba sa inyo, kung yung relationship ang nag-end, mas nakita natin kung sino yung mga taong karapat-dapat
na partneran mo ngayon. Kasi maybe in the past, there's a relationship, there's a connection, pero walang partnership doon. Alam mo yon, yung parang relasyon lang na parang walang commitment, walang say-say, basta lang kinikilig lang tayo, okay na yon, 'di ba? Maybe in the past, hindi naging maganda yung bagay na ito, kaya nga dapat siya mag-end sa'yo eh. Ngayon, maaaring yung mga partner na maaaring na natutunan mo na itong, oo nga, nawala itong love na ito, pero yung nakita natin na partner para sa'yo, maybe families or friends na napatunayan mo, ay sila talaga dapat pala. Sila pala talaga dapat yung kausapin ko, yung hingan ko ng advice, and maybe sila talaga yung totoong tutulong sa akin. Okay? So, maganda talaga itong ending na ito dahil marami kang natutunan. With the Knight of Wands, tuloy-tuloy yung iba sa inyo, high chance of travel. So, if you want to travel, malaki ang chance dyan with the Strength card. Five of Cups, yung iba nalulungkot pa sa ngayon, no? Para doon sa ibang mga nalulungkot pa sa ngayon, sabi ko nga, mas malakas, mas matapang ka na ngayon. Okay, maybe you still miss someone in your life right now, lalo na nga kung ang ending ay may kinalaman sa love. But with the Six of Wands, patunayan mo na hindi mo siya kailangan, you know. You need to be more victorious sa totoo lang. Dahil mas marami ka pang maka-accomplish nang wala siya. Okay? So, future tayo. Near future reading for Libra. Near future reading para sa mga Libras. Justice. Yeah, that's you, Libra. Ayan, Justice card, King of Pentacles, and the High Priestess. Ayan, Major Arcana, the High Priestess, and the Justice card. Seven of Cups at the bottom of the deck. Ay, wait lang ha. Okay, so sa nakikita natin dito, in the future, clarify ko lang ng Justice card and the High Priestess. Justice is clarified by the Seven of Wands. What's with the High Priestess? Ace of Wands. Ayan. I don't know about you guys, pero in the near future, pagdating sa love, there's new person na pwedeng magbigay ng, you know, lagi mo na namang iisipin tong taong to. There's a new person. Definitely a new person. With the Seven of Wands, nandun na yung parang takot ka na, ano ba talaga, bibigay ko ba dito? Or, you know, nandun na yung hindi ka na agad-agad mabilisang magdidesisyon regarding sa mga bagay-bagay. Kasi nangyari na yun sa past eh. Parang this time around, gusto mo na maging mas maging ready? Or sure, ano ba to, bago ako gumawa ng action, kailangan sure muna, 100% sure muna na itong taong to ay hindi ako lolokohin, etc., etc. So, nagiging sigurista ka eh, in the near future, with the Ace of Swords. At ang ganda yon, dahil yun nga, in the near future, mas gagamitin mo yung utak mo kesa sa puso mo na hindi mo ginawa noon. Dahil maaaring noon, mas inuna mo yung puso mo kesa ang pag-intindi or ang pag-iisip regarding sa love life mo. So, maganda yon. Sabi ko nga, natututo tayo. And with the Justice card, I feel like pagdating sa usaping documents, papel, mga ganyan, documents, something legal, no? Pumapaborito sa'yo. With the King of Pentacles, money is good, stability is good, hindi mo kailangan mamoblema. King of Wands, if you're a businessman, businesswoman, may mga offers na ibibigay sa'yo. I really do like this. Three of Cups, magiging masaya ang mga tao sa paligid sa'yo dahil nakikita natin, sineselebrate nila kung ano man itong mga accomplishment na meron ka. And with the Empress, this is all about self-love. Mas importante na ang sarili mo in the near future, mas mamahalin mo na ang sarili mo, ang health mo in the near future, dahil maaaring with the sun, ayan, this is a bright and positive future para sa'yo. Ito na yung mas importante. Okay? Nasabi ko nga, maaaring hindi mo binibigay ang kaligayahan or ang tamang pagmamahal sa sarili mo noon. But in the future, gagawin mo, ibibigay mo na ito para sa sarili mo. Okay? So, yan. Lalo na with the Strength card, sabi ko na nga, magiging mas matapang ka, mas magiging magaling ka.
in the near future. New love, pero may kasama ng utak this time around. Thank you for watching. I love you all. And bye-bye, okay?